Isang estudyante ang ginilitan sa loob ng isang computer shop sa Calibo, Aklan. Sa Negros Occidental naman, sugatan ang isang lola sa sunog na sumiklab sa kanyang bahay. Yan at iba pang balita sa Visayas at Indichona Carrion. Sa kuha ng CCTV, makikita ang dalawang lalaki na nag-uusap sa loob ng isang computer shop sa Calibo, Aklan. Abala naman sa pagku-computer ang isang lalaking nasa harap nila. Maya-maya pa, inilabas ng nakasandong lalaki ang kanyang kutsilyo. Sabay tago rin ito sa kanyang likod habang lumilingon sa paligid. Nang makakuha ng tiempo, ginilitan ng sospek ang biktima sabay alis. Tumayo ang biktima, pero ang nakasombrerong lalaki, binalikan pa ang biktima at akmang sasaktan ulit. Patuloy na nagpapagaling ang ginilitang biktima. Inaresto na ng pulisya ang mga sospek na parehong mga minor de edad. Sugatan naman ang isang lolang 74 na taong gulang matapos hindi makalabas agad sa kanyang nasusunog na bahay sa Barangay Zone 4, Cady City, Negros Occidental. Isinugod sa ospital ang biktimang si Irene Haranilla na nagtamo ng second degree burns. Ayon sa Cady City Fire Station, mismo sa bahay ng biktima nagsimula ang sunog. Dahil gawa sa light materials, mabilis na kumalat ang apoy at natupok ang nasa 10 bahay. Patuloy na iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Sa Cebu City, personal na motibo ang nakikita ng mga pulis sa pagkidnap sa isang medical intern nitong Sabado. Naglalakad raw ang biktimang si Julian Iñaki Larrazabal Garcia nang sapilitan siyang pinasakay sa isang van. Makalipas ang 2 oras, pinalaya rin siya sa Carcar City. May mga sugat sa katawan si Garcia. Wala namang ransom na binayad para sa paglaya ni Garcia. Patuloy na iniimbestigahan ang insidente para mahuli ang mga sospek. Chona Carrion, Nagbabalita, Pilipinas.